5 seconds till the enemy reaches the battlefield. Smash them! And here we go mga kaibigan sa ating game number 5 Black Esports laban sa ating Jenny Esports sa isang best of 7 series battle for third mga kaibigan at syempre para sa ating Black Esports nandito si Milidor Milidolor my idol ang gagamit ng ating Matilda simple 2.0 para sa kanyang Roger Day ang gagamit ng ating Eve at Ranaya Quintero para sa kanyang Lapu-Lapu Maxi naman para sa kanyang Lunox yes at eto naman para sa ating JNA Esports Trevor para sa kanyang Joy Demonkite para sa Harin CJ para sa ating Core Baksha Aaron para sa Claude at Kevlar naman para sa ating Kakakakalit eto na yako nilabas na ng JNA Esports ang kanilang trademark na Baksha Core sa so, ating mga kaibigan if this would work out against Black Esports. Pero ito, running low spelling CJ. Titignan natin na abulin pa ni paring Millie Dolor, my idol. Pero yun na nga, hindi na nakahabol doon ang ating Black. Pero ito, paring, oy, mali. Ako, nagkamali. Hindi, ano, yako, nakapasok kasi ng bush eh. So, medyo siguro nawala, si Trevor nawala siya ng konting sight. Oh, so, hindi niya na nga naiba to ang ating Lunox, mga kaibigan. Pero ito na nga, isang classic on labanan na naman na makikita natin sa ating top lane. Oy! Parang Millie running low, isang one hit na lang. Pero ito, nandito si parang Lunox para sa defensa. Pero yun na nga, isang classic on labanan na naman sa ating top lane. Kalit laban sa Lapu-Lapu. Ito na, Maxine! Oh! First blood para kay parang Trevor! Napakaganda hindi pero napaka-asim doon ng ating ano, Lunox sa talagang ayaw niyang patawarin kahit dalawa na yung kaharap niya mga kaibigan eh pinipilit niya pa nga mapitas ang ating Claude pero nabigo siya mga kaibigan kaya nga unang dugo para sa ating Jenny Esports pero eto na nga inahabol na ni parang Millie Dolor my idol si parang Baksha pero eto na magugulungan siya dito pero hindi tuloy doon ni parang CJ Uy. At eto parang Lapu-Lapu kalaban si Jungle Polo pero nagkasalingado tali sa 4 kantos ni parang Yip yes. Si parang Johan Uy, naku, gustong-gusto niya talaga na isang Roger mga kaibigan naku, masyado maasim ang galawan ng ating Lapu-Lapu ay ng ating pala ng ating Khalid mga kaibigan ispadahan yung dalawa yako isang may Jungle Polo at dalawang ang mano isang may Jungle Polo na napakalaki yung isa naman dalawa ispada mga kaibigan ispadahan sila kung indeed at wala nga nakakuha ng ating first turtle mga kaibigan dahil nga medyo isa't duwag ang labay natin doon pero ito ispada lang ating Chohit nilapitan siya ng ating Lapu-Lapu nako ejector sa ating Lapu-Lapu pero walang masyadong bawas yan andito ang ating Matilda balak niya yatang bigyan ng magic power ang ating Chohit pero hindi tatama yan hindi umabot ng range eto na yun dalawang may jungle polo mga kaibigan mukhang mag-iispadahan naman sila wasing-waling nako lugi may pala kunyo isa heavy sword state mga kaibigan pero hindi na tama yan at si Kevlar dito medyo lalayo lang siya nakapirasong konti mga kaibigan nako nako magdadasal yan sabi ko sa'yo eto nga nako sa support sa spin casted pam syempre nakuha yan ang ating Baksha core na si paring CJ at Raptor Machete pinuna dito ni paring Flick 2.0 2 all tayo tablahan sa ating kill totals tablahan rin sa gold difference grabe talagang tablado itong dalawang team na to mga kaibigan talaga namang walang tulak kabigin parehas talaga may ari parehas naman talagang deserving para sa ating third place mga kaibigan pero isa lang ang pwede sa kanila syempre na ubabante or I mean makakuha ng ikatlong posisyon sa ating torneo uy ano posisyon yan nako eh oh yeah pero eto na nga, tignan natin. Paring Aaron dito, blazing to it. Pero yun nga, nag-araw-araw, pero nakabalik si paring Aaron. So, paring Trevor na nganip dito. Hindi niya alam na madaming tropa dito. Pero eto na, ang rest back ng ating JNA Esports. Titignan natin anong gagawin. Cloud Destiny, binili na dito ni paring Maxine. Yes, ang ganda talaga isang Baksha mga kaibigan eh napakabilis indeed ng kanyang responde rito sa bawat bakbakan eh nakakarating nga siya kagad using his tanggulolong mga kaibigan at eto nga ang ating Johed ejector pero para lang tumakbo balak niya natin tumulong sa nangyayaring kaguluhan sa ating top lane pero mag-aatras na yan ako nakamaganda positioning dito natin Johed ha spotted niya rito ang ating Lapu-Lapu pero I don't see na magkakaroon ng engagement dito sa ating top lane aatras na yan, aatras na yan yes, as you can see Nako, pakiramdaman moment siya ako. 5 minutes into the game, medyo wala pa nangyaring masyadong bakbakan dito. Sadyang tamang farming lang, both teams natin, mga kaibigan. Pero to si Maxine, medyo
aggressive siya kasi alam niya meron siyang dalawang kakampi rito, Yako eh. Pag nagkamali ng dungaw dito ang ating Claude, definitely mabibigyan siya. Circling Eagle, pwedeng-pwede siyang pasukin din, Yako. Oo, pero eto, Blade of Health Assist. Binili na dito kaya para Kepler nakadali naman ang ating Backshot Horde. Nako po, eto na si paring CJ, takbuhan na ang mga plank. Pero eto, bumulong-bulong na. Matatali ba? Pero may nagpapapos, pero may naglalaban pa. Titignan natin. Dali nyo. Pero eto pa, meron pa naglalaban dito sa ating bottom lane. Kaya hindi tayo makapag-boss. Titignan natin. Eto wait na. Lang, hindi nga pwede mag-boss. May engagement pa. Ayan na. Pero teka, meron pa. Ako naman. Atras. Ayan na, okay na yan. Oy! Lumalaban pa eh. Wait lang. Bang. At ayun na nga, pwede na tayo magbigay ng po. At eto. 4-4 nga mga kaibigan, tablado tayo sa ating scoreline at tablado rin 15,000 para sa ating ginto. So, wala pa talaga nakakalamang dito. Tamang formahan and farming lang both teams natin. At eto nga. Nako! Yako, pero in terms of late game, medyo masakit talaga ang lineup natin Jenny Esports. Meron silang Harit. At syempre, ang Basha together na ating Claude. Natragang papaun yan, Yako. Eto sa ating item check. 3.1k para sa ating Roger. Samantala, para sa ating Basha has 3.1 yeah. Also. So, talagang tablado tayo rito mga setki pa. Wala talagang tulak abigid. Pero ito, tuloy-tuloy ba? Hindi natin mag-i-effective pa natin ito. Ang ating Basha core, Yako. Yes. So, hindi pa natin nakikita rong marakarang to. Hindi natin ang support. CJ201. Pero, umpisa pa lang naman yan. So, hindi pa natin alam kung talaga effective dito. Ang ating CJ, may binanggasa dito. Meron lang gana, binato niya. Sa ating Matilda, may pagpak yan. Pero ang ating turn na binabanatan na dito ng ating JNA Esports. Let's go to challenge. Si Dana ba ito? Patay sa box sa ating Harit. With a chrono dash. Nako, easy turtle para sa ating JNA Esports. Anong nangyari doon? Ito na si Aaron. Mapasok pa with a blazing doom at twin blade. So, binato nga dito sa baba. May pakbakan jungle bolo. Together sa ating pakpak. Kalahating itim. Kalahating kulay. Uy, ito sa ating middle lane. Nako, na ejector doon. Sparring Roger. Dali na yan para sa ating JNA. Sabay pasok pa na middle lane. Uy, grabe naman talaga man lahat ng Torre. Balak ka natin i-push. So, isbay ng ating JNA Esports mga kaibigan. May bumabasok taas, may bumabasok sa bottom. At ang yung ating middle lane. Eh, nakuha na ng ating JNA Esports. Ito pa, Yako. Ang ating bottom lane. Sinisimula na yan ng ating Khalid. And I'm pretty sure, there you go. Baksak na ang tier 1 tower ng ating Black Esports. Going in favor ng ating JNA Esports. And Yako, look at the goal! Yes, the goal! Lumabo na nga. 1,000 na ang hinahabol dito ng ating Black. Pero, what a crossover para kay Paring Eren. Unstoppable force with the missiles. Pero yun na nga. Nakabalik pa nga si Paring Lapo-Lapo doon. Uy, nanakawang pa nga ng blue pa nga ng Roger. Summon force! Yes, ito na. 4 cantos. Matadali na naman si Paring Trevor. Isasama pa sa hukay si Paring CJ. Titignan natin, napalo pa nga doon ni Paring Lapo. Bam! Dali na rin! Blazing! Do it! Bam! Aray, ang sakit indeed mga Sir Chief. Palitan ng patayan ni Bakulase. Yes. At ito, nagdasal na nga doon si Paring Kevlar. Paring Jamon kay Tito. Oh! Matadali na rin. Grabe! Ng ating Black Esports. Nakupo, double kill para kay Paring Lunox. Paglapag ng summon po siya ako, nadapa nga indeed ang ating Harit. Mga kaibigan, nabigyan siya ng ubi halaya ng ating Lunox. At that is a 1-4-2 exchange going in favor ng ating Black Esports. 8-8 ang ating scoreline niya ako ha. At direct pa, item check naman dyan. Yes. And here we go, para kay paring Roger Windsocker. Tough boots at Raptor Machete ang nabubuo niya. Pero eto na nga, kay paring Backshow. Puro pang pakunat, no, Yako? Yako, mahilig sa mga bilog. Medyo babakat na si paring Claude dahil nakapag-Demon Hunter and Golden Stuff na siya dito. Yes, and nako, medyo masakit na nga yun. Tama ka dyan, Yako. And later on, siguro mga around 12 minutes, napakasakit na indeed ng ating Claude dito. And it seems like makakalamang nga ang ating JNA Esports in terms of late game dito. Dahil ako si Demon kay talaga rito a main damage dealer together ni Aaron sa kanyang Claude. At syempre ang ating Basha, alam naman natin lahat, although this is a Basha core, siya lang ang kumuha ng mga buff. Pero ang main damage dealer dito talaga is si Demon kahit pa din at si Aaron. Yes, tama ka dyan sa mga insights mo dyan, Yaku. Pero eto na, sinisimulan na ang ating level 1 lord ng ating JNA Esports. At titignan natin kung meron bang contest dito para sa ating Black Esports.
Eto ya ako magkakakontest nga yata. Papalapit na rito ang ating lapu-lapu together ng ating Batilda. Nandito rin ang buong tropa ng ating Blank Esports. Samantala, kalit natin sa may top lane, balak yatang sumigway. Kaya pupuntahan siya definitely ng ating Lunox. But I think he is too late. Oh! And that tier 2 tower will fall down in no time. Stay ako! Uy! At eto na running low si parang Ranaya. Pero eto na inahabol si parang Aaron dito ni parang Millie. Pero titignan natin, dahil long turn ka dyan. Eto ano bang ginagawa mo? Hindi nila pinarusuya ako. Pero dahil kinukuha nga Yaku ang ating level 1 lord. Yes, pero dito ang lapu-lapu. Balak niya natin mag-contest, mga kaibigan. Ako, papasok na. Ito na ang ating lapu-lapu. Twin Blaze. Binitawan na. Heavy sword state. Bang! Pero hindi tumama yung Yaku. Bang! Baksak nga ating lapu-lapu, mga kaibigan. At nakuha na nga. Yes. CJ. And there you go. Dali si parang Lunox. Dalawa ngayon na nawawala para sa ating Blank Esports. Yes, nako, napakalaga. Init ang pakbakan natin. 8-11 ang ating scoreline, mga kaibigan. And a 4K gold lead para sa ating Jenny Esports. Yes, at 11-8 tayo sa ating kill totals. Lamang ng 4,000 ang ating JNA habang nagnanakaw pa nga dito ng purple buff. Pero syempre, makukuha pa rin yan ni parang Flick ang ating Roger. Uy! Rising to it. Ginamit dito. Pero yun nga, clips lang ang kinuha niya doon. Grabe ako, nakurot lang doon yung ating Claude. Pero kamunti nga siya madali ron sa ating middle lane kanina. Napakanipis niya indeed, pero napakasakit na ng damage dito ang ating Claude, mga kaibigan. So pag ito naka-preheat, definitely kayang-kayang umubos nito sa side ng Black Esports, mga kaibigan. Pero ito ha, basag na lahat ng tier 2 tower, Yaku. Tignan natin kung makakadil ba ng more damage sa base ang ating Jenny Esports, mga kaibigan. Dahil na ako, pwede nila itulak pa to ha. Wala rin itong means to burst down this door ang ating Black Esports, mga kaibigan. Kailangan nilang lumapit. Therefore, magkakaroon ng opportunity ang ating Jenny Esports para syempre basagin yung tore. Pero yun nga, tunaw na ang ating Lord at hindi na nagkaroon ng aggressive move doon ng ating JNA para basagin ang ating top lane. Pero ito ay panilang tumigil, Yaku. Apat ang nakadepensa dito sa ating top lane. Samantala, isa naman sa baba. At naku, mukhang tamang agaw lang ng buff dito ang ating Claude. Mukhang maghihintay pa tayo ng another Lord to end this game, mga kaibigan. No matter whose side ito mapupunta. Nako, parang demon kahit dito, kalahati ang buhay. Titignan natin dahil ito na nagpasukan ang ating Blank Esports. At ayun nga, Immortaliate, si Yasmin pa, para kay parang Trevor, hahabulin pa ba ni parang Lapu? Pero ito na, nag-atrasan na naman ang ating both teams. Yes, tingin ko okay na rin yung nangyari na yun para sa Jenny Esports. Well, nakakuha nila yung Lord, nakapag-push pa sila ng tier 2 tower, mga kaibigan. Pero si Kepler, running floor rito, nakapag-proposal. Yes, nakapag-proposal, but that's not enough to save his life at mapipick up nga ang ating Khalid, mga kaibigan. But anyway, 10-11 na ating scoreline, mga kaibigan. And still a 3-point kay gold lead para sa ating Jenny Esports. Although, napitasan nga sila ng dalawa rito. And Blank Esports have the opportunity para siyempre tumulak dito sa ating laban. Circling Eagle, ginamit na sa ating Johed. Pero that's a very tanky Johed. That is useless, my friend. Ang stop of war. Pero nagtatakbuhan ng konti. Eto na nga, ubiyalaya na, bitawan na, lusog na. Ang ating Jenny Esports dito, basha rito. Fire burning on the dance floor. Running low. Ang ating lapu-lapu, mga kaibigan. Pero nandito ating Matilda to save him out with the Matilda Airlines War Move by Matilda, mga kaibigan. Pero hindi pa rin tapos ang habulan dito. Nako, grabe yung hane ha. Grabe yung rally na yun, Yaku. Talagang akala natin magkakaubusan ng lahi. But still, isa lang ang na-pick up nila. Si Maxine nga, si Lunox lang ang na-pick up ng ating JNA Esports. At mukhang nakakabalik na naman ang ating Blank Esports dito. Talagang comeback after comeback ang pinapakita ng ating both teams simula game 1 hanggang game 5. Yes, talaga wala tulang kabigin sa both teams natin. Parehas talaga may ari to, mga Sir Chief. Parehas malakas. Nako. Kaso, ganun talaga. May mananalo, may matatalo. So, may the best team win talaga para sa Blank Esports at syempre sa ating JNA Esports. But then, 30 seconds, lalabas na ang ating Enhanced Lord. And eto, nakaporma na nga agad, early in the stage, ang ating Jenny Esports dito sa may Lord Pit natin sa bottom lane, mga kaibigan. Samantala, Khalid, balak yatang sumigway. Siyempre, para mahahati ang atensyon ng ating Blank Esports. At nako, this is not looking good para sa Blank Esports natin, Yaku. Although, masakit naman lahat ng miyembro nila and also can deal a lot of damage. Pero na-outplayed sila ng ating Jenny Esports. At eto ay sa item check natin, mga kaibigan. Ating Roger with 8.6K on his net worth. Samantala,
para naman dito sa Basha with 7.7, pero I guess doesn't matter anymore, no? 11.2 naman ang net worth dito ng ating Cloud. Official item na. So, the gold difference dito, medyo nasa pabor pa rin talaga ng ating JNE Esports. As you can see, mga kaibigan, two of their players has already a full item. Si Demon Kite at si Eren, naka-full item na siya. Si Harit at ang ating Cloud. So, napakasakit na indeed yan, dalawang yan, mga kaibigan. Eto na, binabanat na. Summon Force, 4 katos nilapag na nga rito. Pero si Eren, tamang Lord lang siya rito. At nireset pa nga ang ating Lord. At nagkabanat na nga rito. Blazing Duet has been committed. Isa na, bumabaksak sa side ng ating Black Esports, mga kaibigan. At nagkakahabulan pa nga rito. Circling Eagle, dalawahin mo na yan, mga kaibigan. Ang bumabaksak sa kanila. And this will be an easy Lord na para sa ating Black Esports. Samantala, si Flick 2.0, balak yata nilang pitasin dito. Nako, nagkamali kaya ng liga, pinapasukam dyan. Papasukit hindi dyan ang ating Joyhead. Pero tumatakbo siya, trying to buy some time para sa kanyang kakape. But that is not what won't work, mga kaibigan. At eto na, babaragi na nga ang ating Enhanced Lord ng ating JNE Esports. Pero Yako, bago pa naman makapag-march yan at makarating sa kanilang base, I'm pretty sure naman gising na o buhay na ang lahat ng members ng ating Blank Esports. Oh, level 2 Lord pa lang yan at sasabay pa rin yan sa wave ng Rips. Yes. Titignan natin. Eto Yako. Eto na, sasabay na kagad yata yan. Ooh, there you go. Sa ating top lane, nagmarcha Yako. The weakest lane para sa side ng Blank Esports, mga kaibigan. Na makasakip ah. Pepo, kaya ng ano to, kaya ng i-end to ng JNE Esports using this Enhanced Lord. Oo, kaya yan Yako. Tignan na lang natin kung ano ang depensa na gagawin dito ng ating Blank Esports. Yes. Eto mga kaibigan. Eto, babasagin na ata ang middle lane. Pero si Jay pumasok na nga dito, madadali ata. Uy, napag-winter. Pero tali ka na doon, parang si Jay. Pero eto na ang ating Lord. Basag ang ating top lane. Pero eto na, tignan natin anong gagawin dito. Basag na rin pala ang ating bottom lane. Yeah, middle lane na lang ang natitira matatag para sa ating Blank Esports. Pero baka nila i-force yan niya ako, namatay kagad dito si CJ sa kanyang Basha. So, wala sila rito ng initiator. Walang mangunguna, walang papasok at well, na medyo patikas mga kaibigan. So, a good call para sa ating JNE Esports na okay, damage has been done. Let's wait na lang for another roar, for another engagement, for another opportunity to close up this game. Huwag natin madaliin kasi nga medyo delikado rin dahil nakapag-farm din naman ng maayos sa ating Blank Esports. They do have the mean to challenge nga ang ating JNE Esports. Oo, at ito, tignan natin ano ang gagawin opensa ng ating JNE at ano ang gagawin depensa naman ng ating Blank dahil sobrang basag na sila sa ating Tore with 8-2. Walong tore na ang nababasag ng ating Blank Esports. Isang tore na lang ang matibay. Pero eto, tinitignan ko si paring Trevor dito, ginugulo ang purple buff. Pero si paring CJ, ang nabato niya doon. So, titignan natin, na-red rin na nga. Uy! Oo, Blazing Duet na bawas-bawas. Dali ang core ng ating Blank Esports. Naku po, walang damage dealer ngayon ang ating Blank. Pero eto na, 4 kantos. Nilabas na dito pero parang Eren nandito pa rin. Uy! So, ang natitira dito sa ating JNE Esports ay sa ating Black Esports siya ako. At eto nga mga Yako, mukhang balak nilang basagin ang ating tier 3000 sa ating middle lane. Ejector naka-on pero tingnan natin, yes na, huli na ang ating Eve and Evil Fall Down. Bang! Eto na parang Eren naka-free dito, bumabakat ang bawat bato ng baril ni paring Eren. Nako po, dalawa na lang ang natitira para sa ating Blank Esports. Titignan natin. Nako, eto Yako ha, 11 seconds ba, 7 seconds bago mabuhay ang ating Roger mga kaibigan. Pero may minion wave sa ating middle lane and I'm pretty sure papasagin na to natin JNE Esports. This will be at 4v3 situation in case na magising nga ang ating Roger. There you go, buhay na ang ating Roger mga kaibigan. Basag na rin ang Tore. 4v3 situation in favor natin JNE Esports at Immortality has been pa mga kaibigan. Pero nako, nakatakas pa nga using that material na airline ang ating lapu-lapu mga kaibigan. Samantala dito ang Roger trying to defend their base mga kaibigan. Napakasakit ng ating JNE. And there you go, game number 5 para sa ating JNE Esports! Grabe! JNE Esports mga kaibigan!